guli-guli rito sa aking lupain. Saan na naman kaya si Boy Singa? Boy Singa! Bakit po, sir? Nasaan tatay mo? Pinantal lang po. Nasaan ka kanina? Nandun lang po. Kasi napansin ko, ha? Itong sa lupain ko, kailangan, di ba, ang kabilin-bilinan ko, pag dumating ako rito, malinis, okay? Yung mga nakatambak dyan, makilinis yan. Pagdating tatay mo, magpatulong ka, ha? Sabi mo, nang galing ako rito, ha? Tapos, yung mga sirang mga sasakyan dyan, yung mga truck, nasunog na lang. Huwag mong ibibigay sa basura, basurero, ha? Pag may makita ka na pangit, what? Na namamasura, pangalan nun, Butchokoy. Basta inuknukan ng pangit, na malaki, malaki tiyan. O, ito sa akin, abs kasi yan. Abs kasi yan, ha? Yung sa kanya, tiyan talaga yun. Malaki tiyan nun, ha? Medyo matangkad. Tapos, lagi naka-shades. Yung iba yung shades niya, kasi ito, original to. Tag-kwanto. 200,000, ha? Yung sa kanya, siguro, nabili niya lang yan dyan sa tabi-tabi. Basta pag nakita mo yon, si Butchokoy, huwag mong papapasukin dito, ha? Kasi, yon ang karibal ko. Yon yung malaki yung kanyang gustong maangkin, si Angel. Alam mo naman si Angel, yung anak ni Don Facundo, di ba? Opo. Si Angel is para lang sa akin. Yun, mataas yung pangarap nun. Pipirahan yun si Angel, ha? Alam mo naman tayo, marami tayong pera. Pwede na! Ang boss mo. Kaya pagdating ng pagdating ni papa mo, paayos mo itong mga to, yung mga kalat-kalat yan, ha? Ayaw kaya kung makikita yan, ha? Okay? Yung 100,000 yung allowance. No? Sana all. Bus na ba? Bus na po. Bus na. Kamaya kay Burnok, magbibigay ako ulit, ha? 500,000 yun. Ubusin nyo yan sa loob ng dalawang linggo. Sa naubos yun, magsabi kayo sa akin at babalik ako rito, ha? Okay. Sige. Mamaya, ganun na lang. Sabi mo sa tatay mo. Sige na. Sige po. Okay, sige. Ano nangyayari dito sa aking simba? Ito ba? Yung isang piolo Pasko. Ipagpapalit lang dun sa basurerong pangit-pangit na yun. Ang Butchokoy na yun. Pagka ako'y napangasawa nun. Magbubuhay rin na yun. Ipapamana ko sa kanya to. Wow naman! Wow! Wow! Ay hindi pwedeng mapunta si Angel sa isang pangit na Butchokoy na yun. Para lang yun kay Piolo Pasko. At ako yun. Hindi ko! Ang pinakamayaman dito sa Pilipinas, Piolo Pasko. Ginagawa ng mga anak ko. Itong si AJ, pilit at pilit sumisiksik dito kay Butchokoy. Ito kayang si Veronica. Ano ang pinaplano nito sa buhay? Masama ang pakaramdam ko eh. Itong si Marzano, may masama din akong pakaramdam. Ang hindi ko nalang nalilingilan ay itong si Dong E. Ano kaya yung pinagagawa ng mga batang ito sa buhay? Nako! Tagabi pa yung hindi umuwi si Papa. Busy-busy talaga sa business niya. Busy-busy sa trabaho. Ay, nako. Meron pa naman akong isusumbong sa kanya. Siguro tawagan ko. Oh, may tumatawag. Sainin pa naman cellphone ko. Oh, si Angel. Hello, Papa. Si Ate Veronica. Hello, Angel. Oh, anong isusumbong mo sa akin? Ate Veronica, ma? Ano namang ginawa ng talipandas na babae niya? Ano?
May gusto sa pinsan ni Butchokoy. Ay, talaga kayong magkapatay. Ay, talaga wala na kayo sa pagpili. Wala kayong pataste-taste. Werte na yung kay. Werte mo. Pinadag... Ay, talagang yung mga yan pa kayo nagkakagusto. Ay, alam kong kayo ay parehas ng basurero. Na wala nang pinatawad kahit mabawang basura yung pinupulot, kumitala ah. Ay, gusto niya gang magiging niya ng buhay niya. Ay, talaga ako'y napupuno na sa inyong dalawa. Ako'y hintayin niyo makuwi. Ako'y narinig pala ako. Tinaayos ko ang ating negosyo. Bahay ka na rin sa inyo, kung ang problema ko'y dadagdag pa kaya. Ako'y si Janine yung ginagalay. Ay, sa time pag-uwi ko'y kayong dalawa'y kakausapin ko, mga sinsina. Hindi ko na alam kung anong laman ng inyong mga gusto. Ang hirap yung paliwanagan. Ang hirap yung pasunuray. Itong Ate Veronica mo, ibinibilin pa naman kita sa kanya. Isa rin palang talipandas. Ay, dalawang magkapatay. Puro kayo sa magkakulaw. Ay, kailan mo hihiwalayan si Butchokoy? Maling sa akin. Lagi ko yung nabalita sa akin ang inyong tumak. Pinababantayan ko ang bawat kilos niya. Kaya huwag kang magsinungaling sa akin. Alam kong lagi mong kasama yung hinayupak niya. Ay huwag mo akong pilitin, ha? Tapos dadagdag pa yung Ate Veronica mo. Ay talagang wala kayong kataste-taste. A few moments later. Sabi ko pa yung kinukuha kay Angel, nga pala ang number ni Tequila. Nasa nakakatulog na ako, hindi pa niya binigil ah. Nakakuha yung message siya, tinatamad ako pumunta sa kwarto niya. Kung meron ng message. Sa dinabi namin ang iibigay, kundi yung mga hampas lupa pa. Ay hindi ako nagpayabang ganray, para pakinabangan lamang ng mga yan. Kayo bang dalawa hindi na nag-iisip? Anak kayo ng teteng. Makikita niya. Siya, hala, mamayang hapon. Pag-uwi ko tayo mag-usap, kahirap yung kapulong dalawa. Hirap niyo kumintindi. Magkakuntsaba pala kayo. Ako'y niluloko ninyong dalawa. Siya. Manda kayo dalawa pag-uwi ko. Gawin na. Anak ng teteng talaga. Dumamdag pa sa sakit ng ulo ko si Veronica. Kailangan ko nang tawagan si RC. Pareng RC, kailangan na namin kumilos. At lalala ang sitwasyon pag hindi namin ito inayos. Sige. Matawagan niya. Oh, parang upset. Ay, parang magandang hapon. Ako bagay lumalala ang problema. Ay, oh, pare. Ay, di kayo pinapatrabaho ko sa iyo si Butchokoy. Pinababantayan ko si Angel sa mga bataan. Ayun, lumagdag pa itong si Veronica. Umibig din daw sa kamukha ni Butchokoy. Doon sa pinsang si Tikyaw. Wala, sa ko'y itong dalawa ni Angel at saka ni Veronica ay nagtutuog. Nag-uusap at pinagtutulungan na akong trader ng patalikura. Ay, talaga ang bagay ay napupuno na. Ay siya, ang biling ko sa iya ay ganda.
pahanting mo yung dalawang yan. Si Butchoy, ayos, tigyan. Tigyan mo ng leksyon. At lagyan nyo ng video at ipakita nyo sa akin na ako'y masiyahan. Oo, pareng Arce. Ay, huwag mong papatayin ako. Okay, patikmin lang ng medyo mabigat-bigat yung hindi nila malilimutan. At kapag yung iyan dalawang yan, na hindi pa rin tumigil, saka iikot sa aking mga anak, ay ibabaw ko silang nagtuwarik sa lupa. Sige pare, sige pare. At pakita niyo yung video sa akin na binubugbog yung dalawang niya. At ako'y tatawa ng malakas. Ay siya, siya pare, bahala ka na. Pakilusin mo na yung mga bataan. Ipapadala ko sa iyo ng 1,000,000. Oh my God! Wow! Para budget sa bagay na yan. Sige pare, sige pare. Salamat. Okay, pagdalhin mo na rin ng gamit ng mga bata. Baka may mga dala itong mga ito ay nang hindi na makalaban. Sige pare, sige pare. Sige pare Arce, bahala ka na. Sige pare, salamat. Tingnan natin kung hanggang saan kayong dalawa. Lalo ka na Angel at Veronica. Sinusupat nyo ang sungay ng inyong ama. Ganun din, may puto ko yung tigyan. Sa inyo, maghahalo ang balat sa inyong lupa. Tandaan niya, kahit may itim ang inyong balat. Tandaan niya. Ano naman dong, eh? Bakit mo sinira itong aking mamahaling ano, Lamborghini? Lagi ka nalang naglalasing, tapos may kasama ka pang babae. Di ka ba naiya kay Papa? Si Papa nangingitim na kakatrabaho sa atin, kakanegosyo. Wala na kang time sa atin pa may negosyo. Tapos ikaw, isisirain mo itong napakamahal na sasakyan ko. Grabe ka naman dong eh. Ano mo magbabago? No? Di ka ba naiya kay Papa? Pero ito na lang masasabi ko sa'yo. Para makabawi ka sa akin, tulungan mo ako na masira ang relasyon ni Pukno, yung pangit na balahura at dayok-dok na si ano, si Butchoy. No, si Butchoy. Kaya dong eh, ayusin mo itong ginawa mo. Kapag hindi mo ito inaayos, no, para mabayaran mo ito, guluhin mo ang relasyon ni AJ Marie at ni Butchoy. Ngayon na. Huwag mo nang patatapos. Ngayon na. Mahal na mahal pa naman ang bili ko dito. Anyway, mura lang. Bili pa ako ng sambal. Hindi ko na lamang gagawin ko sa aking mga anak. Mula nang mamatay ang aking asawa, nagkaganito-ganito na ang aking problema. Puro problema na nga si negosyo. Problema pa itong dalawang anak ko. Sa dinami-dami naman ang iibigin. Bakit ito itong mga hampaslup at basurero mga ito? Sabagay, may dalawa ba akong anak na lalaki? Baka dito makakabawi ako. Kaya alam, mga naknukan din ang taman. Ano kaya ang ginagawa ng mga ito ngayon? Sinusunod kaya mga tagubilin ko? Matawagan nga si Marsano. Tagal sa maro, ring lamang ng ray. Sige pa, galing mo. Ba't to, hindi pa lang di ako nanalo dito sa laro ko na to. Ang hirap. Subay yan, laging talo. Naku, tumatawag ka si Dad. Teka lang. Go, Dad. Hello? Hello? Kung ba't parang antok na antok ka pa? Alam na lang hapon, tulog ka pa rin? Kapupuyat ngayon kalalaro ng PS5. Hindi ka naman nananalo. Oh, ba't napatawag kayo dahil ano, Papa? Ha? Ano? Natutulog ako dito? Nakikita mo natutulog ako dito sa bahay. Siyempre, may ginagawa naman ako. Anong tamad?
Lagi nga ako nakahiga dito. Anong yung pagpahiga, di paggawa yun? Grabe ka naman, Dad. Tamad ako, pero may ginagawa ko. Oh, umiga ako. Paggawa naman yun, ha? Ay, nako, Dad. O, ano ba yun? Para ano ba yun, Papa? Anong problema naman? Napatawag ka. Turbo to, eh. Tutulog yung tao. Oh, pati si Tekyo. So, gusto mong mangyari, pati si Tekyo, tirahin na rin. Oh, pati si Butchokoy. Si Butchokoy lang pinapatira mo sa akin, ah. Pati ngayon si Tekyo, magpinsan na yun. Ibig sabihin, pati si Ate Pia, dinali na naman ni Tekyo. Ate, napaka-desperada ng babae na yun, ni Ate. Ano yung tatuyot talaga yun? Sabi ko, mas tuyot pa yun sa ano, disyerto. Sobra ka naman, Ate Pia. Grabe ka naman, Ate. Sige, Dad. Gagamitin ko ng impluensya ko. Tatawagin ko yung mga tropa kong hamog. Yung mga batang hamog na tropa ko. Meron daw isa, guys. Papa. Meron akong kilala, magaling. Magaling magsinungaling. Tapos, talagang balahura. Si Dingdong. Oh, si Dingdong. Yung kababata ko noon, yung batang hamog. Yung laging uhugin, naiyakin. Ay, ngayon po. Nagbago na, naging matapag, siga na sa kalsada. Walang sinisino. Malakas. Mas malakas pa sa mga, ano, malakas kay Mayor. Ano? Si Dingdong na lang. Oh, Dingdong ka na, pata. Kaibigan ko nga, pa. Oh, pa. Oh, bahala, tropa ko yun. Oh, tropa ko yun. Bata kami. Iyakin yan ngayon. Matapang na. Malakas sa loob. Bata ata ni Mayor. Kasi Mayor, walang magawa eh. Ayan mo na. Anyway, sige, papatira natin kay Dingdong. Dingdong Garapata. Ang siga ng batang hamok. Oh. Pero God naman, pag ganun, masaya sa akin. Yun yung kanina nagbigay ko 100k. Ngayon, pang merienda ko, wala akong 100k. Almusal na yung binigay mo pa. Yung almusal ko, 100k gagasusin ko doon. Then mamayang tangano, mamayang merienda, pupunta ko ng Hong Kong, kakain ako doon. Siyempre, matutulog. Ay, huwag mo akong luloko, Marzal. At yung mga PS5 mo sa bahay, susunugin ko. Tatanggalan din kita ng alawas. Sayang, 100,000 ba? Ang sabi ko sa iyo, bantayan mo ang bunso mong kapatid nang hindi ka matakasan. Ay katutulog mo, ayaw, kung saan-saan nakakapunta yung dalawa ni Butchokoy. O paano ko nalalaman? Ayaw, pinalalakad ko na sa parang arsika. Dahil wala kang pakinabang. Nangangatwiran pa eh. Ano bang pinagagawa mo maigi dyan sa bahay? At lagi ka nalang dyan nakatubo. Wala na akong asahan sa inyo. Wala na akong mapili. Lahat kayo pasaway. Ay sige, sige. Subukan niya ako. Okay. Ganito ang gawin mo. Sundin mo ito ha. Alam ko marami kang barkadang batang hamog dyan sa atay. Yung mga patapon ng buhay. Yung akala mo yung mga sigang walang alam. Kausapin mo. Trabahuhin tama si Butchokoy at si Tikya. Bulabugin nila. Guluhin ang buhay. Pati ang mga pinagkakakitaan, sirain. Wasakin. At nang hindi kumita ang dalawang hinayupak na yan. Babayaran ko sila ng 100,000. Gawin lang nila ang inutos ko. Anong para sa'yo? Wala ka na doon. Wala ka naman ginagawa. Hindi kita bibigyan para doon. Kausapin mo lang. Hihirit ka pa. Sige, sige, sige. Gawin mo yung inutos ko. At tatawagan mo kapatid mong dangay. Hindi ko alam kung nasaan din yan. Sige, sige, sige. Gawin mo yung inutos ko. At asahan ko ang resulta, ha? Videohan mo. At nang masiyahan naman ako. Sige, sige, sige. Matulog ka pa, ha? Hapon na. Bumaho ka na. Anak pa ng teneng. Sige na, babay na. Wala talaga itong mga anak ko. Sarap ng buhay. Ano kayang ginagawa nito ni Dongay? Ito namang isa kong anak na ito. Hindi ko na rin makutap-tapan. Laging wala sa bahay.
Hindi ko na alam kung anong pinagagawa. Matawagan nga. Oh, hello. Oh. Nasaan ka naman doon ngayon? Nag-ano? Nagra-rides. Anak ka ng fete. Puro yan na lang rides ang inaatupag mo. Pailang motor mo na yan? Pasampu mo na yan? Nung isang linggo, kabibili mo lamang ng BMW. Yan, bibili ka naman ng Ducati. Asos, binibreak in baga. Break even ko yung mukha mo eh. Asa na inuutos ko sa'yo? Car rides mo, hindi mo na naiintindihan ang pinagagawa ng mga kapatid mo. Ay, talaga kayong apat. Puro kayo sakit sa ula. Wala na akong makitang magaling sa inya. Ay, isa ka pa. Tatanggalin din kita ng alawas. Sayang 100,000. At yung mga motor mo. Pagbibili kayo sa magbabakal. Sige. Huwag mong kapilitin na mapuno rin ako sa iya. Sayang mga ginagasta ko sa inya. Hindi kayo mapakinabangan ng ayos. Ako'y malapit ng mamatay sa mga pinagagawa nyo. May iwan kayong walang-wala dahil hindi kayo marunong. Sige na. Bantayan mo ang mga kapatid mo. Gusto ko marami ako nalalaman. Hindi yung para nangangapa ako sa dilim at wala man lang kayong sinasabi sa akin. Sige na. Ayusin mo doon ngayon ha. At baka naman ikaw mabalingan ka. Pasasabuhin ko lahat ng motor mo. Sige na. Si Papa, storbo to eh. Sige na! Huwag na tawag dito pa. Sobra ka. Sige pa. Okay. Storbo, lalaro ako. Ang hirap talagang maging magulang. Lahat naman ay binibigay ko sa aking mga anak. Pero lahat ng bagay na inutos ko, walang natutupan. May mali ba ako bilang ama? O masyado ko lamang silang binibigay ng mga bata pa? Mga walang buto, mga walang panindigan. Asa lahat sa mga sinasabi ko, pero hindi naman ako sinusunod. Makikita niyong lahat. Gagamitan ko kayo ngayon ng kamay na bakal. Tandaan niyo yan. Patawagan nga si Papa. Hello? Oh, hello! Papa! Opo, kararating ko lang po, galing po ako sa ating lupain. Eh, ang inabutan ko doon si Boy Singa. Opo. Wala, yung tatay niya ay may pinuntahan lang daw. Tapos yung mga opo, yung mga truck doon na mga inaluma na, sabi ko sunugin. At bilinan ko sa kanya na huwag papasukin, baka biglang mapadaan doon yung basurero na si Kwan, si Butchokoy. Eh sabi ko, isara yung gate. At baka makapasok doon sa ating lupain, eh alam mo naman. Alam mo naman yung mga magbabasura, eh kung ano-ano yung mga pinagkukuha. Sabi ko na nga, sunugin. At saka binilinan ko na rin na pagka tumating yung tatay niya, eh linisin nila yung paligid doon. Kasi nakita ko, eh magulo. Tsaka daming nakakalat, may mga tambak-tambak doon. At saka yung mga ibang kwan doon, eh matataas na yung mga damo. Sabi ko, magbigay siya, pinabigay ko kanina kay Bornok yung 500,000 para sa allowance nila. Papa. Eh, yun nga o eh. Dun sa mga bodyguard ko, pinamamanmanan ko naman. Baka sabi ko, baka biglang makita si Bornok. Sabi ko sa kanila, sa mga bodyguard, na manmanan nila. At baka mamaya, biglang
magkasama na naman tsaka si Juan Angel. Oh, alam nyo naman papa. Hindi naman ako papayag na sa isang basurero lang mapupunta si Angel. Gagawin ko ang lahat para mapangasawa ko siya. Opo. Opo papa. Oh, sinabi naman ni Tito Pakundo sa akin na talagang ako talaga yung gusto niya. Alam mo naman yun papa, di ba? Oh, hindi naman po pwede na sa isang burnok na mang babasura lang na ang pangit-pangit mapupunta si Angel. Hindi ako makakapahid nun papa. Gagawin natin po ang lahat. Huwag lang mapunta dun sa sa basurerong yun. Tsaka walang magandang buhay na maibibigay ang isang basurerong pangit na yun. Alam nyo naman yun. Opo papa. Eh, alam ko naman papa na gustong gusto nyo ninyong magkaapo galing sa akin tsaka sa amin ni Angel. Sa madaling panahon, gagawin natin yung lahat para kami makasal na dalawa. Opo papa. Sige po papa. Sige, salamat papa. Okay, ayusin ko muna yung mga mga documents. Yung mga para dun sa bagong business na naman natin sa Australia, di ba? So ako na pong bahala sa lahat, papa. Okay, ingat mo kayo dyan, papa. Sige, bye-bye. Ay, saya-saya ko naman. Kalain mo, talaga tong si My Loves, super effort para sa akin. Alam nyo, napakasimple na nga trabaho niya, pero grabe, nagpapadala pa sa akin ng pagkain. Buti na lang, nakaalis na si Papa noong dumating yung rider. Dahil kung hindi, nako, baka naabutan pa at hindi ako makakain ng maayos. Ay, thank you, Lord. Ang sarap ng pagkain ko ngayon. Pinadala na ko ng favorite ko. Ito na na. Hi, hi. So, nako, meron pang minute image. Ako, konsensya, tuloy ako. Sa gabi, kinausap ako ng papa na tuloy na yung pagpunta ko sa US. Ay, nagkukonsensya ako para kay My Loves. Malapit na yung pagpunta ko sa US. Hindi ko masabi-sabi sa kanya kung anong gagawin ko. Sasabihin ko ba sa kanya? Masyempre naman. Pero masasaktan din kasi ako dahil alam ko pagka sasabihin ko sa kanya yun ay mas lalong masakit sa kanya. Nagkisikap at nagtatrabaho pa naman yung maayos para sa akin. Sure ako hindi yun papayag na napupunta akong US. Paano kaya? Pero bahala na. Sasabihin ko na lang talaga siguro sa kanya. Kaysa naman hindi niya malalaman, di ba? Baka kay Papa pa niya malaman, mas lalong magagalit yun. Tawagan ko na nga lang. Kinakabahan ako. Ano kaya sasabihin ko kay My Loves? Bahala na nga. Total, kung mahal naman niya ako, ay maintindihan niya ako kasi pangarap ko din ito eh. Tsaka, babalik din naman ako sa Pinas pagkatapos ng masteral ko sa US. Sige na. Hello, My Loves! Hello! Ay, ang gwapo naman ang boses ng My Loves ko. My Loves, maraming salamat pala sa pagkain na pinadala mo. Naku, alam na alam mo talaga yung favorite ko. Oo.
Ako, nag-abala ka pa. Binawasan mo pa yung ipon mo dyan. Ay! My loves, malungkot ako eh. Meron kasi akong sasabihin sa'yo. Si Papa kasi, para hindi daw tayo lagi magkikita, para hindi na ako pumupustit-pustit pa, ay tuloy na yung pagpunta ko sa Amerika. Hindi ko naman ito kagustuhan eh. Si Papa, si Ate, sila Kuya kasi. Ginagawa ko to para sa'yo. Kasi kung hindi ako titigil, ipapatumba ka nila. Tumagal ko si Tikyo! Tumagal ko si Tikyo! Si Veronica to. Mm-hmm. Kamusta? Wala lang. Gusto ko lang makipagkaibigan sana sa'yo. Pwede ba tayo magkita? If ever man, di ba? Kung gusto mo rin. Kung gusto mo rin. Ah, talaga? Mag-imit tayo? Ay, di nga. Baka hindi mo ako magustuhan eh. Pero, try natin! Work din na yung sky! Hindi. Joke lang yun ah. Believe lang ako. Sige. Kita tayo ha. Set mo na lang, tapos message mo ako kung kailan. Okay, thank you. Date kami, OMG. Ay, wait lang. Ha? Nako! Si Dong eh! Ala, Diyos ko! Dami ng problema ni Papa. Nabangga ang Lamborghini namin! Ay, nako Dong eh! Biyari! Basta ako bahala kayo dyan. Basta ako in love ako ngayon! In love ako ngayon. Ano ba to si Daddy? Alis na kami ng mga tropa ko eh. At naman kasi hindi na lang si Kuya Marzano ang utusan niya at kailangan kasama pa ako. Matawagan nga to si Kuya Mars. Ang baka pumunta talaga, butchokoy.
Namiss na si Angel Mari. Namiss ko na ang aking the one and only. Ang nagpapasigla ng araw ko, ang bumuo ng buhay ko. Wow naman! Si Angel kasi yung tipong siya na yung taong ginawa po ng mundo ko. Pero ito, hindi niya alam na i-surprise ko siya. Kasi kanina, pinadala ko siya sa delivery o sa labot ng sa akong grab food. Pinadala ko siya ng Kenny Rogers. Mahal din yun na 380, buti na lang. At malaki yung kinita ko sa pagbabasura. Sana all. Nakuha ako ng 5 kilong tanso at saka 10 kilong bakal. Tapos dito, mayroon siyang mga damit dito. May mga bra, panty, tiba. Ay, matawa kayo po kasi. Saan ba yan? Hello? Hello, Labs. Kumusta ka, Labs? Ano, Labs? Masarap ba yung ano? Masarap ba yung Kenny Rogers? Pwede na! Ah, diba? Oh, Labs. Ay, okay lang yun, Labs. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Kung mahal ko ang buhay ko, mas mahal pa kita ng higit sa buhay pa. Pwede! Hindi ko! Sana all, diba? Oh, Labs. Ano, masarap ba yung ano? Masarap ba yung steak? Na may halong itlog? Oh, kasi yun yung gusto kong ano. Oo, oh, hindi kasi naisip ko na yun yung paborito mo eh, di ba? Oo na. Ha? Ano? Napupunta ka ng US? Sinong nagpaano sa'yo? Huwag sumahal, mahal kita. Pero bakit ganun? Bakit hindi ka mo kuiwanan? Sino ma... Ah, si Don Facundo. At saka yung mga utol mo. Ay, anak ng pitong gatang nga. So, anong gagawin mo ngayon? Ah, wala kang magawa. Pero pagdating sa'yo, ang dami kong pwedeng... Ang dami kong pwedeng gawin. Pinaglalaban kita. Tapos ganun-ganun na lang? Ano, pupunta ka talaga ng US? Tapos ako iwanan mo dito? Babalik ka ba o hindi? Kasi parang napaka-unfair lang kasi Labs. Ikaw, pinaglaban kita. Lahat gusto kong harapin, kahit na nilalait ako, sinabihang panit, ganito, ganyan, malaki yung tiyan, maitim yung singit, mabaho, pinitili, tanggap ko lahat yun, dahil mahal kita. Nirebanan ko lahat yun dahil sa mahal na mahal kita. Tapos ngayon, wala kang maibigay na sapat na rason? O magandang sagot? Sabihin mo lang, hindi mo alam? Tapos magpapasundo ka pa kay Janos? Ay, hindi ko alam, Labs, kung bakit nagaganyan ka. Kung bakit talaga. Ang alam ko, kaya mo kong ipaglaban. Pero nang dahil lang dyan, dahil nandal sa papa mo nandal sa sabi ng papa mo na mga apupuntahin ka ng US, apupunta ka kaagad, wala ka bang dapat gawin na hindi lang matuloy, na hindi ka makasama? Parang pakiramdam ko, masaya ka pa. Kaya. I deserve an acceptable reason. I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Twenty-nine.
done and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I own.